Ang lulutuin ko ngayon ay bagay na bagay sa panahon natin ngayon. Tag-ulan na. Hindi lang ito sa restaurant yung makakain or mabibili. Pwede na rin natin itong lutuin sa ating mga tahanan. Sobrang napakasarap nito mga Mars, lalo na sa panahon natin ngayon, madalas nang umuulan. Minsan madalas tayong nagki-crave ng sabaw-sabaw, kaya ito na mga Mars, tiyak akong magugustuhan nyo rin ito. Tara, let's lutuin na natin ito. Mag-prepare lang ako rito ng bawang. Babalatan lang natin ito at hihiwain lang natin ito ng medyo maliliit lang, katulad nito. Tabi muna natin ito. Gagamit rin tayo ng celery. Hihiwain lang din natin ito ng maliliit at maninipis lang. Isang sibuyas ang gagamitin ko rito. Babalatan at hihiwain ko lang ito ng ganito kaliliit. At itabi na muna ito. Ang ginamit ko na ritong karne ay beef na. Pwede rin kayong gagamit ng karneng baboy rito. Mas mainam, piliin yung part ng karne na walang taba. Ganitong hiwa lang ang kakailanganin natin. Maninipis na hiwa lang para mas mabilis rin lumambot. Nakaslice na kasi itong nabibili ko. Pero pag kayo ang magslice, ganito lang kaninipis ang paghihiwa nyo. Hugasan ko lang itong mabuti at patuluin ko muna ito. Gagawin natin espesyal itong ating Chinese soup recipe. Kahit na sa bahay lang tayo mga Mars, kaya natin itong gawin. Maglagay tayo ng garlic powder, paprika, paminta, at tuyo. Gagamit tayo dito ng 2 itlog. Paghiwalayin ko lang yung egg yolk at itong mga itlog na puti. Itabi lang muna natin itong mga itlog na puti dahil gagamitin natin ito mamaya. Halu-haluin lang natin itong mabuti at siguraduhin makoat lahat ang ating mga karne. Maglagay lang ako rito ng cornstarch sa bowl. Tapos ilalagay na natin itong ating mga beef na binabad. Iko-coat lang natin ito isa-isa para makoat lahat itong mga parte ng ating mga karne at ilagay lang natin ito sa isang bowl para naka-ready na. Meron pala akong enoki mushroom sa ref. Isasama ko na rin ito para maluto na din ito. Medyo matagal na kasi itong nakastock sa ref para di masayang isama na natin. Masarap din ito panghalo sa sabaw pero pag di ito available, okay lang din ito kahit wala na optional lang ito. Magpakulo lang tayo rito ng tubig. Pag mainit na iyan at kumulo na, pwede na natin ilagay itong ating mga bawang, sibuyas at celery. Konting tuyo lang ang ating ilalagay. Huwag nating aalatan para lang magkakulay kaunti ang ating sabaw. At pag kumulo na, pwede nating ilublob isa-isa ang ating mga kinukot na mga beef. Kailangan talaga hiwa-hiwalayin at paisa-isa lang ang paglublob rito para di sila magdikit-dikit para din di maalis yung mga nakakoat na cornstarch sa ating mga beef. Mag-add lang tayo dito ng pampalasa. Chicken cubes ang nilagay ko riyan na pampalasa. Nagbudbud na ako rito ng paminta. Nag-add na din ako ng 1 teaspoon asin at 1 teaspoon asukal. Halu-haluin lang natin ito. Tikman-tikman nyo lang ito mga Mars hanggang makuha nyo yung tamang timpla na gusto nyo. Pag lumambot ng ating karne, pwede na natin ilagay itong ating mga nahugasang mga enoki mushroom. Halu-haluin ko lang ito at takpan ko muna at pakuluan lang ng saglit. Ayan na, pwede natin ilagay itong ating mga white yolk na tinabi natin kanina. Mix-mix lang natin ito. At pwede na ito. O diba, tamang-tama ito sa mahilig sa sabaw. At lalo ngayong tag-ulan na, suwak na suwak talaga ito sa panahon ngayon. Ready na ito. I-serve na natin ito habang mainit-init pa. O diba, lapot pa lang, ang sarap na. Try nyo rin ito mga Mars sa inyong mga tahanan. Tiyak akong magugustuhan nyo talaga ito. Thank you for watching! Enjoy! Paki-like, follow, and share naman mga Mars. Salamat!